Dito po sa ating pag-aaralan ay meron pong apat na bagay na ating tatalakayin. At ito po ay pababagatan natin ito ng The Christian Holiness. So ang message po ay God has called every Christian to a holy life. Ang Diyos ang siyang tumawag sa bawat Kristiyano sa buhay kabanalan. Dito po ay mayroon pong apat na bagay na aking ibabahagi. Una ay preparing for action and hope sa verse 13. Paghahanda at pag-asa. Yung pangalawa po ay living as obedient children. Pamumuhay bilang masunuring anak. Ay makikita po natin dito sa verse 14. At pangatlo, call to holiness. Sa verse 15 naman to. Panawagan sa kabanalan. At yung pang-apat, basis of holiness. Sa verse 16. Batayan ng kabanalan. In this passage ay Peter calls us to a life of holiness. At ang talatang ito po ay tinatawag tayo ni Apostol Pedro sa isang buhay na banal. Ang pundasyon ng pananampalataya ay nakasalalay sa biyaya ng Diyos na pag na ipinahayag sa pamamagitan ni Hesukristo. So, dito sa verse 13, makita natin, therefore, preparing your minds for action. Ito po yung ating pag-aaralan. So, sinimulan ni Pedro ang kanyang mensahe sa pamamagitan ng paghihikayat na ihanda ang ating kaisipan sa pagkilos. Ang paghahandang ito ay hindi passive, kundi positibong pagtugon sa katotohanan ng salita ng Diyos. Dito po ay talagang yung hindi to passive, kundi active sa ating aktibo pagtugon sa katotohanan ng salita ng Diyos. Ito yung encouragement ni Apostol Pedro sa mga believers to be mentally prepared and alert. Ito po yung sinasabi ni Apostol Pedro. At dito sa verse 13b, at sabi niya, being sober-minded means to have clarity in our spiritual perspective. Sa pagiging mapagpigil na nangangahulugan ng pagkakaroon ng malinaw na espiritual na pananaw, na iniiwasan ang mga bagay na maaring mapanghina ang ating layunin sa Diyos. So maging mapagpigil kayo, sabi nga dito sa verse na ito. Ito ay ipinapayo rito ni Apostol Pedro na magkaroon ng maayos, disiplinado at malinaw na pag-iisip. Ito po yung nais na iparating sa atin si Apostol Pedro. Ang pagiging mapagpigil ay nagpapahiwatig ng pagkakaroon ng kontrol sa sarili at hindi basta-basta madadala ng emosyon o tukso. Dito po sa verse 13 uli na letter C, set your hope fully on the grace. Si Peter ay ini-encourage po niya tayo, or encourages us to set our hope fully on the grace that will come when Jesus is revealed. Ito po yung inihikayat tayo ni Apostol Pedro na ilagak ang ating pag-asa
ng lubusan sa biyayang darating sa ating muling paghahayag ni Kristo o sa kanyang muling pagdating. Kaya sabi ni Apostol Pedro, ilagak ninyo ang inyong pag-asa. Ilagak ninyo sa inyong pag-asa na biyayang dadalhin sa inyo. Ito yung kanyang pagpapahayag na sa mga Kristiyano. So sa paghahayag ni Kristo, ito ay tumututukoy sa hinaharap na pagdating ni Kristo kung saan siya ay lubos mahahayag ang ganap na kaligtasan ay ipagkakaloob sa mga mananampalataya. Dito po at makita natin yung verse dito pang verse support nito doon sa 1 Peter chapter 4 verse 7. Basahin po natin. 1 Peter chapter 4 verse 7, sabi po dito, "The end of all things is at hand. Therefore, be self-controlled and sober-minded for the sake of your prayers. So dito talagang na-explain na rin ito. Napasadahan po ito ni Brother Adrian kanina umaga. Nabanggit po dyan ito, verse na ito, bilang supporting ng ating verse na ito. At maging doon po sa verse chapter 5 ng 1 Peter, verse 8. So be sober-minded, be watchful. Your adversary, the devil, prowls around like a roaring lion seeking someone to devour." So dito pakita natin, be careful. Meron po, be watchful. Sabi niya dito. Dito po yung magiging sober-minded po tayo. Kailangan nandoon yung pag-iingat at upang hindi tayo masilo ng kaaway. Kasi dito ang kaaway dito ay nag-aabang upang masisiluin ang mga kanyang masisilo dito. So meron pong itong warning na kailangan magiging alert tayo, magiging watchful po tayo upang hindi tayo mabitag ng kalaban. So dito po ay sa first point po natin, ang second point natin ay sa living as obedient children, pamumuhay bilang masunuring anak, doon sa verse 14. Ito kasi kinonsize ko na lang po ito, kaya medyo mabilis. As obedient children, kinukumpara ito ni Apostol Pedro, ang mga pananampalataya sa mga anak na sumusunod sa kanilang ama. So ito, nilalarawan po niya nito. Ito ay naglalarawan ng isang relasyon na puno ng pagtitiwala at pagsunod sa kalooban ng Diyos. Ito po yung isang makikita natin bilang obedient children ng Panginoon. Andun yung pagsunod, andoon yung pagtitiwala, nandoon yung pagsunod sa kalooban ng Diyos. Bilang mga masunuring anak, tinatawag tayo na mamuhay ng naiiba sa mundo sa ating paligid. So kakaiba tayo. Kailangan nandoon yung obedient natin sa salita ng Diyos, nandoon yung ating pananalangin upang tayo'y lalong mapagtibay, kasi yung relasyon natin sa Diyos kailangan puno ng pagtitiwala sa pagsunod sa kalooban ng Diyos. Dito sa verse 14b, sabi niya, "Do not be conformed to the passions of your former ignorance." So ibig sabihin dito, huwag kayong
gumawa ng masamang pagnanasa ng inyong kamangmangan noon dati pa. Ito po yung bagay na sinasabi niya, huwag kayong, there's a command, huwag kayong gumaya sa masasamang pagnanasa ng inyong kamangmangan noon dati pa. Bago makakakilala, bago makilala si Kristo, ang tao ay nabubuhay ayon sa makasariling pagnanasa at kamangmangan sa katotohanan ng Diyos. Ito yun, sabi po dito sa 1 Peter chapter 4 verse 2. Upang hindi na kayo mamuhay laman sa inyong nalalabing panahon sa masamang pagnanasa ng mga tao, kundi sa kalooban ng Diyos. Pinalalahanan, pinapalaala ni Apostol Pedro ang mga mananampalataya na iwasan ang pagbabalik ng ganitong uri ng pabumuhay. So, wag na po tayong conform doon po sa dati. Sabi sa Romans chapter 12 verse 2, sabi po dito, do not be conformed to this world, but be transformed by the renewal of your mind, that by testing you may discern what is the will of God, what is good and acceptable and perfect. So dito, sinabi ni Pablo na wag na po tayong makikonform sa mundong ito. Huwag ninyong tularan ang sanlibutan nito, kundi magbago kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip upang mapatunayan ninyo kung alin ang mabuti, kasiyasiya at lubos na kalooban ng Diyos. Bilang masunurin anak, tinatawag tayo na mamuhay ng mas mataas na pamantayan sa buhay na kung saan ay ang kabanalan. Ito yung the most na pinakamalaking great na bagay na sa pagsunod, yung pamantayan sa buhay natin ay yung saan ay yung kabanalan, yung pagsunod sa salita ng Diyos. Tinatawag tayo na mamuhay na mas mataas pamantayan sa buhay sa mundong ito. So, bilang anak ng Diyos na masunurin, kailangan nandoon yung ating pakipag-ugnayan sa Diyos kung saan ito ang kanyang salita. So, sa verse, dito po sa pangatlong bagay na ating tatalakayin, yung call to holiness. Ito yung panawagan sa kabanalan sa isang mananampalataya. Doon sa verse 15, at sabi, but as he who called you is holy, you also be holy in all your conduct. So bilang mga tagasunod ng Diyos, tinatawagan tayo ang mga mananampalataya na ipakita ang kabanalan sa lahat ng aspeto ng ating o ang kanilang pamumuhay. So dito, paano nito natin yung pursuit of holiness? Paano natin ito kailangan, we take aggressive action? Paano ito? We take aggressive action to separate ourselves from sin, tulad ng pride, selfishness, judgmental, yung mapagpuna, irritability, impatience, sexual lust, at iba pa. Dito kailangan na magpagsunod tayo. Paano natin ito maiakibat sa ating buhay?
yung pursuing of holiness, we need to apply the foundation of the gospel, the rule of the Holy Spirit, yung pagkilos at gawa ng banal na Espiritu, at the renewal of our minds by the Word of God, the application of Scripture sa ating araw-araw na pamumuhay, na yung ating mga pamumuhay. Kailangan ito yung mga application doon po, base doon po sa Scripture sa araw-araw natin pamumuhay, the Word of God. Kailangan ang ating mga kaisipan ay may renewed ito by the Word of God. Sabi po nga sa verse, sa 1 John chapter 3, verse 3, sabi po dito, "And everyone who thus hopes in Him purifies himself as He is pure." So dito maliwanag na sino man may ganitong pag-asa sa Kanya ay naglilinis sa kanyang sarili gaya naman niyang malinis. At sabi rin dito sa 1 Thessalonians chapter 4 verse 7, "For God has not called us for impurity, but in holiness." When God calls us to be holy, He calls us to separate ourselves from sin. Kapag ang Diyos ay tumawag tayo na magpakabanal, ilayo natin ang ating sarili sa kasalanan. Si Pablo ay sinulatan niya rin ang mga taga Corinto na purify ourselves from everything that contaminates body and spirit. So maging si Pablo ay sinulatan din niya po ang mga kakorento na i-purify ang ating sarili from everything na nakasisira, contaminates yung body at ang spirit. Maging si Apostol Pedro din ay pinapayo niya sa mananampalataya na umiwas sa to abstain from sinful desire against sa ating kaluluwa. So sa first, makita din natin ito bilang supporting verse nito sa 2 Corinthians chapter 7 verse 1. Maging sa 1 Peter chapter 2 verse 11, basahin po natin 1 Peter chapter 2 verse 11. Sabi po dito, "Beloved, I urge you as sojourners and exiles to abstain from passions of the flesh which wage war against your soul." So ito yung pinamamanhik, ipinapayo ni Pablo, ni Apostol Pedro, na sa mga mananampalataya na umiwas o abstain natin ang mga sinful desires natin. So ito po yung napakagandang bagay na mayroon po tayong basis kung paano natin iiwasan ang mga sinful desires. Bilang mga tagasunod ng Diyos, tinatawagan ang mananampalataya na ipakita ang kabanalan sa lahat ng aspeto ng ating pamumuhay. So ito yung bagay na ang mga nauuna sa atin, mga leaders o mga mananampalataya tulad nila Pablo at Pedro ay nandoon ang kanilang masugid na pagpapalaala sa atin upang mamuhay po tayo na isang banal o sa kabanalan. Dito po ay napakaganda sapagkat meron po tayong mga ehemplo o meron tayong mga leaders na ating tutularan at nagpapaalaala sa atin. Doon sa panghuli po natin na puntosin ay ang basis of holiness, yung batayan ng kabanalan doon sa verse 16. At sabi po dito,
Since it is written, you shall be holy, for I am holy. Sabi po sa Tagalog, sapagkat nasusulat kayo'y maging banal, sapagkat ako'y banal. Dito ay binanggit ni Apostol Pedro ang Leviticus chapter 11 verse 44 na nagpapakita ang panawagan sa kabanalan ay hindi bagong utos kundi bahagi ng patuloy na pamantayan ng Diyos para sa kanyang bayan. Ang kabanalan ay hindi lamang isang mithiin, ito ay utos mula sa Diyos na nakaugat sa kanyang sariling banal na kalikasan. So sabi po dito sa verse, dito sa chapter 11 ng Leviticus verse 44, "For I am the Lord your God, consecrate yourselves therefore and be holy, for I am holy. You shall not defile yourselves with any swarming thing that crawls on the ground." So ang talatang ito ay bahagi ng kautusan ng Diyos ukol sa pagiging malinis at banal ng kanyang bayan. Dito, sinasabi ng Diyos na ang Israel ay tinawag na maging banal gaya ng kanyang kabanalan ng nangangahulugan ito ay pagsunod sa mga utos tungkol sa malinis at maruming pagkain at hindi pagdungis sa sarili sa pamamagitan ng pakikisalamuha sa mga bagay na itinuturing na marumi tulad ng mga gumagapang na nilalang. Ang pagiging banal ay nangangahulugan hiwalay, bukod tangi para sa Diyos. Ipinalaala ng Diyos na sila'y kanyang bayan at dapat silang mamuhay ayon sa kanyang kabanalan. So dito po ang verse 44, ito yung key verse ng Old Testament sa buong broaden na theme ng holiness. Ang separation runs throughout the book of Leviticus. Yung divine command niya dito, "For I am holy, for I am the Lord your God," which reaffirm yung authority and identity of God as the one who has given the command. Ito yung divine command niya dito sa phrase na ito ng Leviticus ng 44, verse 44. The phrase dito, yung "consecrate yourselves, therefore," sabi niya, "and be holy, for I am holy." This is a call to holiness. The phrase is also called to the Israelites to set themselves apart from common or profane things and to live in the manner that reflects God's own holiness. Holiness here means to be distinct, pure, and set apart for God's purpose. So dito sa latter part ng verse, dito sa verse 44, "You shall not defile yourselves with any swarming thing that crawls on the ground." So purity laws, ito yung dalisa na kautusan. These laws are part or larger set of purity intended to maintain ritual cleanliness and to symbolize spiritual and moral purity. So dito po ay bilang isang challenge dito. Suriin, kaya't suriin natin ang ating mga buhay. Meron bang mga bahagi kung saan tayo ay nagpapadala pa rin sa mga gawi sa mundo? Ito po yung tanong sa bawat isa po sa atin. Kaya't suriin ang ating mga buhay.
Meron ba ang mga bahagi kung saan tayo nagpapadala pa rin sa mga gawi ng mundo? Itakwil natin ang mga ito ayon at yakapin ang kabanalan na itinawag ng Diyos sa atin. Kaya sa kanyang biyaya ay sa kapangyarihan ng kanyang Espiritu Hari, maari tayong mamuhay ayon sa kanyang layunin at kung ang saan ay ito yung kabanalan. Ang isang Kristiyano na tinawag ng Panginoon, ito yung first and foremost niya na yung kabanalan. Kaya bawat isa po sa atin, tayo po ay nakakakilala sa Panginoon. Alam natin yung way of living natin na nakakalugod sa Diyos. Dapat ito yung maghari sa atin mga buhay. Huwag po natin hayaan na masway tayo, mapersway tayo sa mga evil things, maging sa kaisipan, yung isip natin, maging sa pananalita at gawa, kailangan ay nakabase pa rin ito sa isang kabanalan. So, ang isang bagay na napakadakila sa isang Kristiyano ay yung pagsunod sa salita ng Diyos upang mamuhay na banal. So, dito sa ating pag-aralan ay makita natin yung obedient children, nandoon yung pagsunod natin through the Word of God. Yung call to holiness, andoon po. Kailangan tayo ay masugid na sumunod sa Panginoon sa kanyang mga salita upang ang kabanalan sa ating buhay Kristiyano ay mabigyan ng kaluguran ang Panginoon. Purihin ang Diyos at tayo may manalangin. Panginoon, salamat sa oras na ito na kami iyong sinamahan sa aming pag-aral ng iyong salita. Patuloy niyo nga po kami ulis palaguin sa aming pananampalataya. Patuloy niyo po kami samahan upang ikaw ay ang aming mabigyan ng kaluguran. Panginoon, kulang ang salita upang ikaw ay aming mapapurihan, subalit andyan ang iyong banal na Espiritu na nagpapalaala po sa amin na kami umiwas sa anuman uri ng tukso, uri ng kasalanan upang kami ganap na masunurin sa iyong salita. Panginoon, tulungan mo po kami na mamuhay na mayroon pong kabanalan. Ito po ang aming hinihiling, Panginoon, na huwag niyo po kaming iiwanan ni pababayaan upang kami mamuhay bilang mananampalataya na ikaw ang siyang aming maging sentro ng aming mga buhay. Panginoon, purihin ka. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.